Excuse me, miss. Pwede magtanong? Nandiyan ba si Rachel? Ate, isa akong babaeng nakatrap sa katawang ito at ngayon ko lang natatanggap, ate. So, paano you will live a double life? Kung ito lang ang pwedeng gawin para maging masaya na ako. Ganun, kailangan natin mag-ingat. Walang pwedeng makaalam nitong sekreto mo, Nathan. Tutulungan kita, gagawin natin ang lahat para hindi ito lumabas. Alam mo ba kung gano'n ko ka-guilty sa nangyari? Sinisisi ko yung sarili ko na napahama kayo. The wife was late clean. But I'm also part of Nathan's life. Pati ba ako kuburahin mo na rin sa buhay mo? Wait, are you okay? Ba't ka umiyak? Ate? Bakit mo ko tinawag na ate? Bakit mo ko tinawag na ate? Pasensya ka na, miss. Pareho kasi kayo ng pabango ng ate ko. Naalala ko lang siya. For a while there, I thought magkakilala tayo. Baka ka ako distant cousin na hindi ko lang namukhaan. Kasi ang ganda ko siguro yung sister mo. Oo. Sobrang bait ng ate ko. Mahal na mahal ko yun kahit magkalayo kami ngayon. The best ate in the world. Pareho pala tayo. Alam mo, may kapatid din ako eh. And every single day na mimiss ko pa rin siya. Sorry. Alison! Excuse me, ha. Nandiyan na yata yung dahanap ko. Sige, thank you. Sino yun? Si Venus. That's Venus? The same Venus na ex ng boyfriend mo? The same Venus na boss ko na ngayon. Oh my. Teka, paano yung working relationship niyo? Hindi ka ba natatakot na baka personalin ka niya? For my part, nagpapaka-professional na lang ako. Pero alam kong mainit pa rin yung dugo niya sa akin. Buti na lang, hindi na solong desisyon ang pagpapatakbo sa restaurant. May say pa rin si Gavin. Kaya kahit gusto niya akong i-fire, wala siyang magagawa. I'll be honest with you, Rachel. The reason kung bakit ako nandito ay para balaan ka. Inutusan ako ng parents ko na kaibiganin niyang Venus na yan. Gusto nilang magtanong ako ng mga impormasyong makakasira kay Gavin. Ewan ko ba, hindi ko na gusto yung mga pinapagawa nila sa akin eh. Siguro kung nasan man si Nathan ngayon, I'm sure gusto ng kapatid ko na maging masaya ka na. Sa piling ni Gavin. Hindi pa rin nagbabago si ate, mama. Napaka-positive pa rin ang aura niya. Tsaka nung nakausap ko siya, parang nabura yung 6 years na hindi kami magkasama. Diyos ko, sana iniwasan mo na lang siya. Sana hindi ka nakipag-usap. Paano ko maghinala yun? Naniwala naman siya sa palusot ko eh. Delikado, pero hindi ko mapigilan na hindi siya kausapin. Miss na miss ko na kasi si ate. Gusto ko nga siyang yakapin noon, kaso yung Rachel na yan, umeksena. Ay, hindi ko alam na close pala siya ang dalawa. Well, hindi naman ako magugulat. Lahat na lang ng mahal ko sa buhay napupunta dyan sa Rachel na yun. You should start asking yourself why. I know the answer, mama. Dahil inggitera at mang-agaw yung Rachel na yan.
Kung gusto niya pala to, then I can play her game. Sasamantalahin ko ang outing bukas para masedus ko si Gavin.